is just the start. My name is Precious Grace Capini, and I'll be your speaker for today, and we're going to talk about rank-ups. The stair step to success. Yan po yung pag-uusapan natin. Ito po yung results ko because of IAM Worldwide, even before pandemic. Thank you so much. Even before pandemic is nagbo-boom na po talaga yung ating business. And ayan po, ito po talaga yung background ko para doon sa mga first time ako nakita, first time ako mapakinggan. Ito po talaga yung pinagkakaabalahan ko before ako ma-involve dito. Thank you po sa mga stars, no? I'm a former graphic artist. I also paint. Kung familiar po sa inyo, yeah, ang painting na yan nasa bahay ni Mentor Ikay, no? Yung huling painting na ginawa ko so far. And I'm a graduate of University of Santo Tomas. So, wala sa plano ko na mapunta ako sa ganitong negosyo kasi simula bata ako, ang sabi sa akin, anak, aral ka mabuti. Then pagka-graduate mo, humanap ka ng magandang trabaho, magandang kumpanya, 'di ba? Ma-promote ka, magsipag ka para gumanda yung buhay mo. 'Yun yung nakasanayan ko na mindset until I got invited to this business. No? So hindi naging madali sa akin nung nagsisimula, pero ganoon naman eh, pagka-start thing, 'di ba? Maraming negative sa paligid mo. Sino ba dito yung mga bago, yung mga tipong negative yung mga kamag-anak, negative yung mga kaibigan? Yan. Ako po 'yan nung nagsisimula. Negative yung kamag-anak, negative yung kaibigan, mga classmate, 'yun. Ganun po ako nung nagsistart. Pero tinuloy-tuloy ko lang kasi ang nakita ko dito, yung napakagandang opportunity na pwedeng mangyari sa akin years after. Na ito na po, na nire-reap na po natin ngayon. Ito na siya. Yan, yan po yung ilan lang sa mga napuntahan ko ng mga countries ng libre because of IAM Worldwide. Aside dito sa Canada na family trip. And ito po yung mga iba pang mga incentives po natin. Yan, so nakapunta po tayo sa Jordan, Egypt, Israel, Taiwan. Pero nakapunta na rin tayo ng Thailand because of multi-level marketing, no? Singapore, madami na rin po. Actually, sa Japan, 3 times. Tapos, meron pa tayo nag-aantay na incentive pa, no? So, nakakatuwa kasi dati hindi naman po ako nakakapag-travel dahil hindi naman kami mayaman. Sakto lang, no? Wala kaming kotse, so ang hirap pumunta sa Tagaytay, Batangas. So wala kaming budget pang mga flights na ganyan. So dito ko lang yan nakuha sa IAM Worldwide talaga. And ito rin yung aking first result dito sa negosyo na property. So nakabili po tayo ng condominium na sa katapat po natin ang Shangri-La. So imagine yung area, napakaganda talaga, 'di ba? Dahil likod noon mga milyonaryo yung mga nakatira talaga doon. Minsan nga pag lumalabas ako sa unit ko, pupunta ako elevator, feeling ko na sa ibang bansa ako, puro foreigners yung mga tao, 'di ba? And dito ko lang nakuha yung ganyang klaseng resulta. Ito dahil dito sa ginagawa natin ngayon. And aside from that, ito po yung isa sa pinaka-latest na nabili ko po. Nakabili po tayo ng lupa. Pero hindi po to basta-bastang lupa, no? Hindi lang to basta-basta dahil developed na yung area, no? 18 million po yung presyo ng lupa, 'di ba? Antayin natin, no? Dadating yung time. Salamat po, mentor, sa stars. Dadating yung time, papatayuan na po natin 'yan ng bahay. 'Di ba? Sa ngayon, sa condo muna ako. Pero itaga niyo po sa bato, magkakaroon po ng bahay 'yan. No, bigyan niyo lang ako ng mga 2 to 3 years pa, no? Pero kung ako sa iyo, 'wag mo nang antayin. Bakit? Kasi dati, itong condo, kinukuwento ko lang din 'yan. Hinuhulugan ko lang din 'yan, 'di ba? Pero ngayon, fully paid na siya. So ibig sabihin, yung house and lot, dadating yung time, hindi na lang lot 'yan. May kasama na ring house 'yan. Diba? Napaka-blessed po natin to be in IAM Worldwide. Sobra. Can you type nga po, I am blessed? If you feel blessed that you are here in this kind of opportunity. Ayan, salamat sa mga nagko-comment po sa inyong lahat. Ano? Thank you so much sa mga good words, sa mga kind words, sa mga stars. Thank you so much.
Yan. And aside from that, I got 3 cars na po dito sa IAM Worldwide. Yung unang-una, Mercedes-Benz. So, yung Mercedes-Benz po, alam niyo, nung nagkaroon ako niyan, sobrang saya ko na. Bakit? Eh kasi simula bata ako, commuter ako eh. So, wala akong alam, kumbaga, na pwede pala na magkaroon ng ganyan. Diba? So, ang nasa isip ko lang dati, kahit ano, basta may 4 na gulong, umaandar, okay na ako doon. Ganun lang dati. Pero nung napunta ako sa ganitong negosyo, natuto akong mangarap. And yun nga yung maganda dito kasi yung mga akala mo imposible, eh posible po talaga. Like ito, R8, Audi R8, diba? Ang may mga ganyang sasakyan kung di po politiko, Hollywood, or mga artista, diba? So, ito po kung alam niyo yan, kotse ni Iron Man. Kotse rin siya kung alam niyo yung 50 Shades of Grey. Diba? Pero ito yung pinaka-recent ko. Yan yung gamit ko ngayon. Ferrari California 30. Kulay pula na Ferrari. So, alam niyo po, dati, parang imposible na yan sa akin. Tinitignan ko lang yan sa mga magazine, ganon. Pag sa YouTube, tinitignan mo lang, binivisualize mo lang na, Lord, sana, ako din, gusto ko din po yan. Yung mga ganong bagay. Pero, ang galing talaga ni I Am Worldwide. Sobrang blessed natin. Ayan, mga nagko-comment ng I Am Blessed. Sobrang blessed talaga natin. Kasi, kung hindi po ako napunta sa I Am Worldwide, lahat po ng binanggit ko sa inyo ngayon na results, lahat po yon wala ako. Lahat wala. Imposible po sa akin lahat yon. And ito nga, ayan. So, napakaganda nitong poster na to. No? So, ginapit ko na din. No, no problem sa ECQ, di ba? Pero actually, hindi po basta-basta extra cash ang kinikita po natin dito. Last month, ito po yung aking income. Ito yung screenshot po ng dashboard nating bagong-bago. Di ba? So, kumita po tayo ng 207,000. After 7 days, 408,000. After 7 days, 228,000. After 7 days, 142,000. 7 days ulit, 219,000. So, ang total po nito, 1.2 million. Plus, yung Unilevel po, lumabas na kasi every 10th of the month yun. So, lumabas na yung Unilevel natin. Yan po, 106,000 pesos. O, diba? Nakakatuwa, diba? Unilevel na 6 digits. Alam mo, ang sarap lang, ano, kasi na-hit natin yung incentive, no? Yung free wheels part 1. So, buwan-buwan, meron akong, magkano ba yun? 150,000 plus from IAM Worldwide. Tapos, meron pang from Unilevel na 100,000. Ganyan, naglalaro yung ating Unilevel. So, ibig sabihin, meron tayong nag-range from 200,000 to 220,000, ganun, 250 per month na residual income na. Yung wala ka nang ginagawa. Diba? Oh, pero nung simula, may ginawa ako. Yun yung i-share ko sa inyo ngayon. Okay? Are you guys ready? Game na tayo. Ayan, madami-dami na po tayo, ha? Game na. So, ano ba yung pag-uusapan natin? Kung ikaw po, bago ka pa lang, I suggest na talagang tumuto ka dito kasi yung lahat ng pinagdaanan namin ni Mentor May, lahat ng pinagdaanan ng mga mentors mo, pwede na mas malagpasan or mas maging mabilis ka kasi ikukwento ko na sa'yo. Oo, yung struggle namin, pwedeng hindi mo na maging struggle. Kasi ikukwento ko na sa'yo eh. Yung ang tagal bago namin na-figure out namin ng mga after 3 years, 2 years, ikaw, ikukwento ko na lang sa'yo. Hindi mo na kailangan pag-isipan. Okay? Kaya makinig ka mabuti. Kung halimbawa naman, na member ka na ni I Am Worldwide, no? At napakinggan mo na to several times, pero hindi mo pa kayang i-discuss, makinig ka pa din. Kasi kailangan ma-master mo to. Okay? Ayan. So, anong pag-uusapan natin? Yung importance ng... Ayan, nauna siya. Yung pag-uusapan natin, yung importance ng rank up. Paano mag-rank up kung halimbawang ikaw yung tipo ng nag-start from copper to platinum? Paano mag-rank up from gold to sapphire, ruby to emerald, and of course, how to become a diamond? And yung pinaka-importante sa lahat na pag-uusapan muna natin is yung tumatakbo sa utak mo. Yan. Yan muna tayo. Ano bang tumatakbo sa utak mo nowadays? Paki-comment mo nga. Ano po yung umiikot sa utak mo nowadays pagkagising mo sa umaga? Diba? Ano yung madalas na laman ng utak mo?
Ano po yun? Paki-comment nga. Baka may mag-comment dito. Cake, pagkain, sinigang. Baka ako po yun. Nagugutom na. Yun pala yung tumatakbo sa isip ko. No? So, ano ang tumatakbo sa isip mo? And it has something to do with mindset. No? Ano yun? So, ito po, bago ko i-continue, kung hindi mo napapanood or hindi mo pa alam yung IDBP Part 1, pwede ka pong pumunta sa YouTube para panoorin mo yung Part 1. Kasi ito po, yung i-detail ko this time, is ito po yung kailangan talaga natin ngayong moment na to. Ngayon mismo, ngayong araw na to at para sa mga susunod na araw. Kung yung mentor mo hindi ka tinatawagan at tinatapik, ako po ang tatapik sa inyo. Okay lang po ba? Hindi po ba kayo magagalit sa akin? Kung yung mentor mo hindi ka kinukulit, ako po muna ang mangungulit sa inyo. Okay lang po ba na ako po ang kukulit sa inyo? Ako po muna yung magsasabi ng mga kailangan mong marinig para maabot mo rin lahat ng mga naabot namin dito. Okay ba sa yon? Kasi ito talaga, kailangan to ng bawat isa. Kung meron lang sanang kumukulit sa akin na ganito, no? Meron actually, oo. Mga downline, baliktad pala, no? So, game. Ayan. So, unang-una sa lahat, no? Whether bago ka or matagal ka na, kaya tinatanong ko kung ano yung laman ng utak mo, alam mo kung ano? Kasi very important yung kung ano yung tumatakbo dyan sa nakikita mo in the future. Ayan. Hindi po nating kumpanya yan, ha? Kumpanya ng iba yan. Pero, gusto ko na maintindihan mo na imagine, hindi pa tayo ganyan kadami. Pero mayat maya sa page ng I Am Worldwide, ang daming nagiging milyonaryo. Ganun kaganda yung compensation plan natin. Wala pang nagka-crown alpha mentor as of now. Pero ang dami nang nagka-house and lot. Ang dami nang nagwa 1 million per month. So gusto kong maintindihan mo, kailangan nakikita mo yan sa isip mo. Meron kang vision and goals. Pag nawala na tong pandemic na to, pag nawala na, kailangan pag nag-event, nasan ka dyan? Nasan ka dyan pag nag-event? Nasa likuran ka ba? O nandun ka sa may red carpet kasi isa ka sa awardees? Gaano kadami yung grupo mo na nandyan? O anong kulay? Kailangan ngayon pa lang naisip mo na yun, kahit bago ka pa lang, okay lang yun. Okay? O ito nung second year anniversary natin, oh, tignan mo, ang konti-konti. Diba? Oh, ito po, I'm going to give you tonight 10 reasons why you should rank up ASAP. Pakita, sabi nga po, ASAP. 10 reasons kung bakit kailangan mong i-focus yung hataw mo dito sa mga sasabihin ko. 10 reasons kung bakit kailangan magmadali ka na ma-master to. Are you guys ready? Game na tayo. Ayan na. Oh, rank up. Number 1. Pag nag-rank up ka po kasi, no, ito yung mga mabababaw na reason pa lang, ano? Pag nag-rank up ka, natural, mas mataas yung ceiling ng commissions mo. Mamaya mas i-elaborate ko yan. Sa madaling salita, mas malaki yung kikitain mo. Diba? Mas magiging malaki yung income capacity mo. Parang nito, nagdaan ang promo. Alam mo, ang usapan, pag nagdadaan ang promo, alam mo kung ano? Hindi yung rank mo ngayon eh. Ang pinag-uusapan, pag dumadaan yung promo, ngayon, alam mo, comment mo nga kung alam mo. Ang tanungan po, ano ang pay rank mo? Yan. Ano ang pay rank mo? Kasi pag nagpo-promo, automatic, maraming pumapasok. Automatic, maraming new business partners. So, ibig sabihin, given nakikita ka, pero gaano kataas yung income capacity ng account mo? Yan. Pag nag-hit ka daw ng rank up, automatic, mindful ka dyan. At nahihit mo yung mataas na income capacity, wala kang masasayang na pera. Diba? Oh, ito ngayon, isa sa pinaka-importanting reason kung bakit mo kailangan mag-rank up at mag-focus sa pag-rank up. Kasi po, it creates momentum.
Alam mo, meron nagtanong sa akin, actually marami nagtatanong sa akin, mentor, saan ba ako magfo-focus? Kasi may top tayo. Tapos may rank up. Parang may unilevel. So, saan ba ako magfo-focus? Diba? So, kung isa ka sa naguguluhan sa ganun, alam mo kung anong tip ko sa'yo. Mag-focus ka sa pag-build ng grupo mo. At ang technique para mag-build mo ang grupo mo, very simple lang. Rank up. Two words, rank up. Bakit? Kung nagsisimula ka pa lang, mag-isa ka pa lang. At bago ka pa lang, pero naka-mindset ka agad na rank up, makaka-create automatic ng momentum. Bago ka pa lang, may tinatarget ka na rank up. So, nakakapag-create ng momentum for yourself. Nakaka-create din ng momentum para sa grupo mo. Kung hindi ka nag-hit ng rank up, ano ang ginugol nyo? Income. Sa tingin mo, pag income lang ang ginugol mo para mag-top ka, pero yung isang side mo, walang RQV. Kasi ganito yan eh, no? Left and right yan, di ba? So, kung left and right yan, may spill side. Sino yung mga blessed dito may spill side? So, pag may spill side ka, ang tendency, no, ang nangyayari, gusto mo banggaan ng banggaan yung kabila. Hindi mo nilalagyan yung stronger side. So, sa madaling salita, walang RQV. Diba? May mga disadvantages po yun. Mataas ka sa top, pero wala kang nakikreate na leaders mamaya, malalaman nyo. So, pero kapag ikaw, bago ka pa lang, nakafocus ka sa rank up, ang building mo, ang mindset mo about building, left and right. Okay? So, ang nangyayari, it creates momentum sa left and right mo. Pang-apat, it enhances goal-getting capacity. Whether you are a new member or matagal ka na, it's very important that you have your set of goals ahead of you. It's very important na may nakaplano na kailan mo ihihit yan, kailan mag-ihit ng ganyan yung grupo mo, anong date, anong panahon, dapat naka-layout na yung plano. People don't plan to fail. They just fail to plan. So kapag ka nag-hit ka ng rank up, simula pa lang, ang mindset mo, hindi just for you, hindi pay in. Kung hindi rank up, automatic si just for you. Automatic si pay in. Plus, ito pang mga factors na to. Pero kapag pay in lang, ang tinatarget mo, may mga ipapakita ako dito sa top 10 na to na hindi kasama. Hindi kasama. Ito kasi all in one. Okay? So it enhances your goal getting capacity. Ibig sabihin, pag kasi nag-hit ka ng rank up, alam mo, minsan nahihit mo, minsan hindi. Halimbawa, bago ka pa lang, no? Nag-hit ka sapphire, hindi mo mahihit. Nag-hit ka ng gold, hindi mo nahihit. Ano nangyayari? Dalawa lang yan. Ano yung magiging attitude mo towards that? Will you the person na magmamaktol, di ata para sa akin to, ayoko na, basta ibabalik ko na lang yung puhunan ko? Or you will be that person who will say, okay, ano pa ba yung mga mali kong mga nagawa? Ano pa ba yung mga kailangan kong gawin para ma-improve natin to? And take note ha, take note. Alam mo, pag may nagko-correct sa'yo, you're blessed. Tingnan mo ha, may mga kumpanyang malalaki, sobrang lalaking mga kumpanya, nag-hire pa sila ng mga consultant kung saan sasabihin sa kanila lahat ng mga things to improve nila. Nagbabayad sila ng professionals para sabihin yung things to improve nila. Dito, may mentor ka. Yun yung magsasabi sa'yo ng things to improve mo. Pero ano ang character mo pagka sinabihan ka na, mentor, mag-hit ka ngayon ng ruby ha? Mentor, mag-hit ka ngayon ng emerald ha? Mentor, mag-hit ka ng diamond. Ano yung character mo? Paano ka mag-respond? Yan. Some other people, they respond in a way na para silang nagagalit. Parang ayaw nila na merong sinasabi sa kanila na things to improve. Oh, mali yung ganun na klase ng ugali. Kasi pag walang nagsabi sa'yo, ang mangyayari, tatagal ka. Kasi, bakit? Hindi mo nalalaman kung ano yung dapat mong itama. Diba? So kung ikaw, merong nag-send ng stars, thank you. So kung ikaw, may nagsasabi sa'yo ng kung ano yung kailangan mong gawin,
at kailangan na ma-hit mo, you're blessed. Mag-thank you ka nga sa mentor mo. Itag mo nga yung mentor mo ngayon dito. Kasi yan yung nagsasabi sa inang things to improve mo eh. Mag-thank you ka nga sa kanya. Yan. So kailangan, kapag nag-hit ka ng rank up, no, okay lang sa'yo kapag pinag-hit ka ng higher ranks. At pag hindi mo nakukuha yung hinihit mo, okay lang sa'yo. Ibig sabihin ko ng okay lang sa'yo is that hindi ka magta-tantrums. Hindi ibig sabihin na okay lang sa'yo na, ah, hindi ko ma-hit. Okay, wala akong gagawin. Not like that, ha? Yung okay ay ibig sabihin hindi ka magta-tantrums. Meron kasing mga mentors, tatanda na, nagta-tantrums pa eh. Diba? Yung nag-ano muna, mag-iimo-imo muna bago ulit ano, bumalik sa hataw. By the way po, ah, pag may mga nababanggit ako, tas medyo feeling mo, ikaw yun, ah. Huwag ka po magagalit sa akin, ha? Baka i-unfriend mo ko sa Facebook. Yung mga sinasabi ko po, general yon. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung nakaka-experience nun. Marami po tayo. Kasali ako, tayo. Ibig sabihin, napagdaanan ko kasi, kaya alam ko. Okay? Ayan. So, ano pang benefit natin? It enhances team building. Team building. Sa simula, ang pag-hit ng rank up, madali. Bakit? Kasi ikaw lang, kaya mo ma-hit kung halimbawang yan yung mga first parts. Pero kapag yung mga matataas na na-rank, kailangan na ng team effort niyan. Ibig sabihin, kailangan yung team mo, nakakausap mo. Yung team mo, close kayo. Yung team mo, alam mo yung gusto mo ba ng grupo na gagawin lahat? Mag-rank up lang yung grupo mo? Alam mo yung ganon? Oh, alam mo, kapag ka nagda-diamond, ito talaga, proven to. Pagka nagda-diamond, love siya ng downlines niya. Oo. O ikaw, mahal mo ba yung mentor mo? Dapat diamond na yung mentor mo. Totoo nga, kasi malabong makahit ng diamond nang walang team effort, nang walang team building. Yan yung ihihit nyo this month, hindi nyo mahihit. Okay, next month ulit. Ihihit nyo ulit, hindi nyo mahihit. Next month ulit. Hanggang mahit ninyo. Nandyan yung mag-aaway-aaway na may ganung pang moment. Nandyan yung tara, hindi natin to i-give up. Itotodo natin to. Yun yung character. Yun yung binibuild. Yun yung nangyayari pag nag-hit ng rank up. Yun yung scenario sa loob ng grupo. Halimbawa, no, nakita mo si Mentor Jonathan nag-rank up ng diamond. No, si Mentor T nag-rank up ng diamond. Hindi mo nakikita kung ano yung behind the story. The story behind. Nag-rank up si Mentor Jean Mantala. Hindi mo nakita kung ano yung story behind. Ang nakita mo lang yung poster. Pero alam mo ba, na pag nag-hit ng mga rank up, nandiyan lahat ng pagsubok. And yung mga pagsubok na yan, yan yung magpapatibay sa grupo mo. Kung ikaw bago, hindi mo pa yan na-foresee, hindi mo pa yan nakikita. Kaya nga ang sinasabi ko na sa'yo ngayon, hindi ka pa nag-hit ng diamond. Baka nga hindi mo pa alam kung ano yung diamond. Mamaya i-discuss ko. Hindi ka pa nag-hit nun. Pero ang kailangan ko po na tumatak po sa isip mo, if you are doing I Am Worldwide right now and you are very serious that you want to become successful in this business, ang kailangan mo pong simulang gawin is to hit the rank ups. Kailangan mong mag-target ng rank up. Kasi yan po yung mga benefits. Kumbaga, unintentional na gagawa yan sa grupo mo dahil lang for one reason. Because of one reason alone. That is to rank up. Pero yung mga ganyang bagay, enhanced team building, hindi ka nagra-rank up. Sige nga, paano mo gagawin yan sa grupo mo? Nang consciously. Anong gagawin ninyo? Lagi kayong mag-out of town eh. Di naubos oras ninyo doon. Diba? Laging happy-happy team building eh. Diba? So yan ang benefits. Pagka rank up ang mindset mo, hindi ka muna nakatingin sa, kumbaga, sa pamangga, malaking income agad, no? Build ka ng under ng organization mo. Okay? And then, ito po, number 6. It intentionally creates leaders. It's another thing. Kasi kapag naka-focus ka sa income, more on just for you, just for you, just for you, just for you, give me 5, give me 5. Maganda yon, kasi masipag ka. DR ka ng DR. Pero kapag nagra-rank up ka,
yun ang target mo, rank up, matik naman eh, na gusto mong i-hit si Just For You. At si Give Me 5. Tama? Pero, kapag ka hindi ka nag-hit ng rank up, hanggang dun ka lang sa Just For You and Give Me 5. Ngayon, pag nag-hit ka ng rank up, paano mo nagagawa yung intentionally creates leaders? Simple lang. Kasi, pag nag-hit ka ng rank up, team effort. Kailangan mo mahanap yung mga makakasama mo sa negosyo na kaparehas yung mindset mo. Nakaparehas gustong umasenso katulad mo. Kailangan mo mahanap yun at kailangan nyo magtulungan. Ibig sabihin, kapag rank up ang goal mo, hindi lang income mo ang tinitignan mo. Hindi lang progress mo ang tinitignan mo. Ang tinitignan mo yung progress ng sayo pababa. Ang tinitignan mo yung progress ng buong grupo. Meaning to say, may accountability sa bawat isa. Chine-check mo, oy, ano na nangyayari sa kanila. Pero pag income lang, just for you, give me five lang tayo, eh kahit walang mag-rank up under ng organization mo, wapakels ka. Bakit? Laki income mo eh. Diba? Ay, nag-300,000 ako per month, bahala kayo dyan, babagal nyo. Oh, diba? Pero pag rank up, intentionally, may pakialam ka sa under ng organization mo. Diba? Kung halimbawang wala kang puso, magkakapuso ka po. Diba minsan kasi sa sobrang ano tayo, goal-oriented. Minsan, we tend to forget the people around us na hindi naman natin sila kasabay kung paano yung hataw natin, eh kaya nila agad. Diba? So minsan, pagka nakatingin ka lang sa income, yun lang yung focus mo. Sa sarili mo lang. Diba? Na, not intentionally na gusto mo silang pabayaan. Okay? Yan yung sinasabi ko. Kinaklaro ko lang, ha? No? Pinagtatanggol ko yung mga ding katulad ko. Hindi ko intentional na mapabayaan. Pero, diba? Pagka nakamindset ka ng rank up, ang goal mo, kailangan iangat mo buong organization. Yun ang goal. So dahil yun na nagiging goal mo, intentionally, nakakatulong ka, intentionally, nakakapag-duplicate ka. Alam mo ba na duplication is the name of the game? Ibig sabihin, kahit gano'ng kagaling, pag wala ka na-duplicate, at the end of the day, it will be just you. Pag nagkasakit ka, wala kang income, wala kang pinagkaiba, sa no work, no pay. Diba? So, duplication is the name of the game. And automatically, pag nag-hit ka ng rank up, matik yan, nakaka-create ka ng leaders. Matik yan, nakakatulong ka sa under ng organization mo. Matik na. Diba? Nahahanap mo yung mga partners natin na gusto rin umasenso katulad mo. Yan. Yan yung gusto ninyo. Automatic yan. Alam nyo, may isi-share ako sa inyo. Ay, ang dami na natin. Hello po sa ating 1,400 na viewers. So, ito. May isi-share ako sa inyo. So, medyo matagal bago ako nag-hit ng mas mataas sa diamond. In fact, natagalan din ako na mag-hit din ng diamond. Kaya nga ito sineshare ko na sa inyo kasi I learned it the hard way kasi wala namang nauna sa akin. Ako yung nauna. Kaya nga sabi ko, yung mga sasabihin ko ngayon, marami kang malalagpasang matitipid na taon at pagsubok pag pinakinggan mo to kasi pwedeng hindi mo na ako tularan, no? So, ito yung mga maling mindset ko before, no? Maling mindset ko before is, di ba, kada rank up, tumataas yung limit ng income. Meron tayong mindset na, ay, ano naman eh, hindi ko pa naman na ma-maximize weekly income. Hindi ko pa nga nahihit yan eh, ng weekly in a normal basis. Eh, bakit ako, igugol ko mag-rank up? Di, syempre, lagay na lang ako dun sa pang-pair, yung mga ganun. So, I realized na tataas pala yung income mo. Automatic, pag nag-hit ka ng rank up, hindi mo kailangan antayin na ma-hit mo, let's say, 100,000 per week, platinum. Okay? Platinum account ka. 100,000 per week. Ayaw mo mag-sapphire? Bakit ako mag-sapphire? Hindi ko pa nga nahi-hit yung 100,000. Ubusin ko muna tong pamangga ko. Okay. Sige, mga nakaka-relate sa inyo. No? May mga naaalala ko. No? So, ano nangyayari? Ang nangyayari, pagka ganun, hindi mo talaga mahihit. Bakit? Hindi ka nagna-next level eh. In order for you to rank up, it always require a different side of you or a different you.
laging may growth. Kada rank up mo, may growth. Merong pagbabago. May ine-enhance sa personality mo. No? So, ibig sabihin, tataas automatic yung income mo. Hindi mo na kailangan, i-goal mo na automatic siya. Part na siya. Holistic kumbaga. No? Hindi ko sinasabi, ha, na wag mong i-goal na maging 6 digits or 7 digits ang income mo. Don't get me wrong, hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, pag-rank up ang hinihit mo, pasok lahat tong sinasabi ko. Sa madaling salita, hindi nasasakit ang ulo mo. Kasi 'di ba, sabi ko nga kanina, 'di ba, ang sakit sa ulo, ano ba mentor ang uunahin ko? Rank up just for you, top in ka, ano ba ang uunahin ko mentor? Oh, ito nga 'yung sagot. Rank up. Diyan ka mag-focus kasi automatic na lahat. Okay? So, ito nga 'yung nangyari sa akin noon. I found out na hindi tumataas 'yung income ko kahit man lang 100,000 a week. Oo, sabi ko gano'n. Ba't gano'n? Nagtotok naman ako, nagtitraining naman ako. Ang sipag-sipag ko. Everyday yon kasi wala pang pandemic noon eh. Sobrang sipag. Pero bakit? Bakit hindi ko mataasan yung income? Until, buhayan tayo, na binigyan tayo ni Lord ng wisdom na kailangan na mag-diamond. Doon siya nag-start na tumaas. Ngayon, hindi pa ako natuto doon. Natenga ako ng diamond. Ang tagal. Ang tagal talaga. Sabi ko, 800,000. Hindi ko naman na ma-maximize 800,000. Alam mo, nung nangyari, na-stuck tulit ako doon sa ganong income. Hindi tumataas yung income ko ng 400,000, ng 300,000 per month. Alam mo, nung nag-start ako na mag-hit ng blue diamond, ng black diamond, nung nag-start ako mag-hit noon, doon na nangyari na yun. Wow, sabi ko, wow, nakaka-hit na ako ng 150,000 per week. Wow, nakaka-hit na ako 300,000 ng 1 week, 400,000 ng 1 week, and so on. Ibig sabihin, the key to your 6 and 7 digits income a week is rank up. Kasi domino effect ang rank up, guys. Pag ang mindset mo to rank up, ano ang ipapasa mo sa downline mo? Ano ang maduduplicate mo? Rank up din. So, very easy to follow. Diba? Matik siya. Oh, ito siya. Yan. Aligning your daily activities to who you wanna be 3 to 5 years from now. Pag-rank up ang tinatarget mo, matututunan mo to. Yan. Sabayin ko na 8 and 9. Matututunan mo yan. Yung practice of delayed gratification and long-term mindset. Alam mo, sa negosyo kasi natin, sobrang dali. Sobrang daling kumita. Apat lang, Jade, 300,000. Hindi biro ang 300,000 sa labas. Diba? Sa iba, isang taong sweldo nila yon, diba? O, sa atin, pwedeng isang linggo. Kung sisipagan mo, diba? So, ano nangyayari? Dahil kung hindi ka sanay ng ganung kalaki yung nakukuha mong income agad-agad, anong nangyayari sa'yo? Ano nangyayari? Mabilis kang makontento. Mabilis kang matuwa. I'm not saying that you should not be grateful for what you have right now, ha? I'm just saying that be happy for what you have right now, pero strive more para mas makuha mo yung promise ni I Am Worldwide. Hindi naman just for you yung promise ni I Am Worldwide, eh. Perks lang yun. Isa lang yun sa 13 ways to earn. Diba? Pero pag ang target mo rank up, parang ito. Meron kang leader, ang target sapphire. Sa long-term mindset niya, sapphire. Yung isa naman, ang target niya, crown alpha mentor. Sa tingin mo, sino yung hihinto agad? Sino yung magsasaya agad pag na-hit na niya yung gusto niya? Nagets mo? E tignan mo. Kung income yung tinatarget mo, hindi rank up. Income, ang tinatarget mo. 1 million income. Yun ang tinarget mo eh. Pwede kang mag 1 million. Alam mo ba? Pwede kang mag 1 million nang wala kang naduduplicate. Puro just for you lang. Pwede kang mag 1 million nang wala kang under na organization. Yung tipong nag-spend ka ng isang taon para sa 1 million mo. Tapos pagtingin mo under ng organization mo, uy, ako pa rin mag-isa. Ganun yung nangyayari. Diba? So kapag nagta-target ka ng rank up, na-align yung daily activities mo.
naka-schedule yung ano yung mga kailangan mong gawin para sa grupo mo, para sa sarili mong goals as well. And at the same time, nagkakaroon ka ng delayed gratification. Hindi siya agad-agad na, for example po, no, alam mo, nung nakahit ako ng Black Diamond, nung nakahit noon, alam mo, nag-meeting kami ng team, alam mo, sabi ko sa kanila, guys, kailangan ma-momentum natin to, madire-diretso natin to. Bakit? Kasi ang tingin-tingnan natin, Crown Alpha Mentor, hindi naman yung kung ano yung rank natin ngayon. So kung halimbawa ikaw, Ruby ka ngayon, ang hinihit mo, ano? Kasi depende dun sa naiisip mo, yung mahihit mo. Nakukuha nyo ba? Diba? So, alam niyo this month, no, ngayong buwan na to, sabi ko nga, nakatalon na tayo eh. Yung 2 weeks production natin, siguro production na to ng isang buwan eh. Huwag ka na pumayag. Sabi ko nga sa'yo, kung di ka kinukulit ng mentor mo, ako na kukulit sa'yo. Pakitype nga ngayon kung ano yung ihihit mong rank. Pakitype nga. Huwag ka papayag. How many days pa? 17 days? 18 days? 19 days? 18 days pa. Tama ba? Para ma-hit mo yung rank na gusto mo. Oh, ang tagal pa nun. Huwag ka papayag na hindi ka magra-rank up this month. Kailangan makuha mo kung ano yung gusto mong rank this month. Kasi sayang. Sayang yung chance. Kailangan pag nag-hit ka ng rank, whatever it takes, whatever right it takes. Para ma-hit mo. Kasi alam nyo, pagka hindi rank up ang mindset, income ang mindset, o, nag-promo. Ano nangyayari? Ay, laki ng cheque. So, ano na nangyari? Ah, huwag na mag-rank up. Malaki naman yung cheque ko ngayon. Kumita naman akong 200,000. Alam mo, pag gano'n ang mindset mo lagi, eh, hindi lalaki yung income mo at hindi mo ma-experience yung na-experience naming mga top mentors. Ano ba yung na-experience naming mga top mentors? Na-experience mo na bang kumita ng 1 million kahit na walang ginagawa? Hindi pa? O, bawal ka pa tumigil. Mag-delayed gratification ka muna. Sabi ko nga dun sa post ko nung nakaraan sa Facebook, no, sa page ko, hanggat hindi ka pa kumikita nang natutulog ka, hindi ka pa pwedeng tumigil mag-work. Work, work, work pa. Delayed gratification muna. At the end of the day, magiging worth it yan. Yung mga pangarap mo, makukuha mo yan. Kailangan mo magkaroon ng long-term mindset. Iplano mo na. Iplano mo na. Mamaya, assignment ninyo to. Mamaya, isulat mo sa papel. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Oh, kailan mo planong mag-emerald? Sa 2023 po. Uy, huwag ganun. Tapusin mo na yan ngayong taon. Nagigets mo? Ilagay mo na. Kumbaga, i-plant it out. Kung anong gusto mo ma-hit. Para na sa ganun, mas maaga kang makapagsaya. Hindi yung urong-sulong. Urong-sulong. Baliktad ako. Urong, ibig sabihin, ah, maganda cheque ko. Happy-happy muna ako. Uy, maliit na ulit income ko. Hataw ulit tayo. Ay, maliit ulit cheque ko. Ay, alam mo yun, paulit-ulit. Nakakapagod po yun. Oh, naku-curious na kayo sa rank up, ano? Marami sa inyo siguro bago, no? Salamat sa mga nagko-comment. Oh, please Lord, Sapphire daw, please. Ayan, oh. Papakinggan ka naman ni Lord, basta bigay mo din yung best mo. Oh, ito pinakamasarap po sa lahat, no? Pinakamasarap sa lahat. Automatic hit for incentives. Pag rank up po ang hinihit mo at diyan ka nakatingin, long-term mindset. Hindi lang basta kumita. Magkaiba kasi yung kumita sa yumaman. Diba? Oh, automatic hit for incentives. Rank up po ang sagot dyan. If day one mo dito sa I Am Worldwide at rank up na ang tinatarget mo right away, guess what? Aanihin mo yan. Dadating ang time. Lahat ng incentives ni I Am Worldwide, auto hit. Automatic hit mo na. Bakit? Eh kasi, simula pa lang, tama na yung ginagawa mo. Naglalagay ka sa left, naglalagay ka sa right. Diba? Simula pa lang. Yun ang importante. Kaya auto-hit for incentives. Sino dito gusto pag naglabas ng Apple gadget, hit niya? Sino dito gusto pag naglabas ng car incentive, may libre siyang kotse? Sino dito gusto pag naglabas ng travel incentive? Automatic kasama ka.
Oh, alam mo kung paano mo gagawin yon? Hit ka ng rank up. Alam mo? Kung ikaw na nanonood sa akin ngayon, hello po sa mga diamonds na nanonood sa akin ngayon, na mga nagahay, amazing morning po sa inyo lahat. Thank you po sa pakikinig ninyo. Kung ikaw po ay 2 years na sa IAM Worldwide, 3 years na sa IAM Worldwide, at hindi ka po nakakahit ng mga incentives. Yan. Alam mo na kung bakit. Yan po. Kasi kailangan po rank up ang hinihit. Hindi income. Left and right. Hindi pampere. Anong sabi? Left and right. Alam mo, ang laki na nang nawala sa'yo. Kung ilang incentives na ni IAM Worldwide yung lumabas, tapos lahat yun hindi mo nahihit, ilang kotse na sana yung meron ka ngayon. Di ba? Huwag ka papayag kung yung free wheels, part 1, di mo na-hit. Nako! Ang saya ng mentor mo. Sige ka. I-hit mo yan. Huwag ka papayag na hindi mo yan ma-hit. Sayang. Fully paid na kotse yan. Uy! Oh, isa pa yan. Tingnan mo ha. Naka-jump na. Pakabait. Pa-comment nga. Thank you, I am Worldwide. Napakabait po ng ating kumpanya, ng ating mga owners. Tignan mo, may promo ng pakotse. June to November. Tapos, nagpa-promo. Eh di pinadali para ma-hit mo yung mga car incentives. Kaya pag di ka pa nakahit, ay, may mali sa schedule mo. Diba? So ito yung 10 reasons kung bakit kailangan mong mag-hit ng rank up. So ngayon, paano ba yung rank up mentor pitch? So ngayon ba lang tayo magsisimula? E paus na ako. Wait lang. Hey! Ayan o, mga dami mga diamonds na nanonood ha. Game. Ito, alam niyo na to. Oh. Example, ikaw, associate. Gusto mong makarelate sa lahat ng sinabi ko kanina. No, gusto mo rin mag-rank up. Don't worry. May pag-asa para sa'yo. No? Pwede kang maging executive package. Kung ikaw naman, nag-join ka sa IAM Worldwide as an executive package holder, naku po, kailangan, day one mo pa lang. Yan na yung naka-mindset sa'yo. It's either na mag-upgrade ka sa Jade or i-hit mo agad ang elite executive ranks. Ano ba yung mga elite executive ranks? Yan po yan. Yung Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, Crown Diamond, and Crown Alpha Diamond. Yan yung gusto nating lahat. Yan. Pinag-isa ko na lang dun yung Crown. Oo. Kasi, oo. Yan. So, ngayon, copper to gold muna tayo. Oh, kung wala ka talagang pang-upgrade, no? Sa simula, ito yung pwede mong gawin. Paano ka ngayon magiging gold account or executive? So, pwede kang maging bronze muna. Kailangan mo lang 3 referrals any package sa loob na isang buwan. Kung halimbawa naman, gusto mo naman na maging silver, pagkatapos mo mag-bronze, magtatlo ka ulit next month para maging silver. Pero kung masipag ka, isang puntahan na lang ang gawin mo. 5 any package sa loob ng isang buwan, silver ka na. Okay? O diba? So, pagka silver ka na, may chance ka na ngayon na mag-gold. So, para mag-gold ka from silver, example, no? Ano ngayon? August. August ngayon. Nag-silver ka na. Refer ka lang ng kahit anong 3 package. Kahit ano, within this month. I'm sure, nagawa mo yun. Check mo. O, gold ka na. Pero kung mas masipag ka, eto. In 1 month, halimbawa, this August. Ngayon ka nag-join as copper. Or, may downline ka. May downline ka na copper. O, eto ha, kasi baka mamaya yung iba, ay, hindi ko naman kailangan yan. Hindi naman ako associate package. I only talk to the executive packages. Excuse me, alam mo ba na merong mga downlines na nag-start from copper na ngayon hitting na ng diamond? Kaya kailangan, kahit executive account holder ka, alam mo to. Oh, para matulungan mo yung under ng organization mo. At tandaan mo, hindi lang puro yung may mga kaya yung para sa ganun yung negosyo natin. Yung negosyo natin para makatulong kahit yung walang pang join, yung magawan lang nila ng paraan kahit copper. Oh, meron kang nakita. Copper nag-start, no? Masipag. Ito yung pagawa mo sa kanya.
8 referrals, any package in 1 month. Tapos kailangan niya mag-mover, maker. Isang buwan. Gold na siya noon. Oh, 'di ba? Oh, ano naman advantage noon at saka disadvantage compared to upgrade. So, una-una sa lahat, pagka hinit mo yung copper to gold through rank up or stair step, wala kang give me 5. Wala ka ring just for you. Okay? Pero, ito yung benefits mo. From 10,000, magiging up to 50,000 yung weekly limit mo. From 500 na commission, let's say nakapag-refer ka ng gold, o hindi ka na 500 lang commission, 3-5 na yung commission mo. O, di ba? Match bonus. Kung dati, nagpe-pairing ka 500 lang, dahil gold account holder ka na, o, 3,000 na. Yan na siya. Okay? And meron ka ng CMB. Walang CMB kasi, check match commission, yung copper. Okay? And meron ka ng uni-level up to 7th level. O, yan ang mga benefits kapag ka nag-hit ka ng rank up, simpleng rank up, no? Tawag namin dyan, baby rank ups, no? Yan. So, ngayon, dito naman tayo. From kanina, from associate to executive. Ngayon naman, as executive ka na. Alam mo, ang tip ko sa'yo dito, para hindi sayang yung just for you, kumita ka kasi dun eh, diba? Nung nag-hit ka ng asok, ng copper to gold, kumita ka. Kung ako sa'yo, i-reinvest mo muna. Mag-upgrade ka. Okay? Mag-upgrade ka. Silver man yan or gold, mag-upgrade ka. Pag kumita ka dito sa una, tas mababa yung package mo, wag mo munang sa'yo agad, i-reinvest mo muna. Parang like in any other businesses na pag kumita sila, hindi naman it's for them to spend right away. Diba? Pinalalawak muna nila yung negosyo nila. Ganon din dito. Reinvest mo muna para mas lumaki yung income mo. Mag-upgrade ka para meron kang just for you or give me 5. Okay? So, ngayon, executive ka na. Pero, hindi ka pa mataas na package pa rin. Gold lang, gitna. Paano ka ngayon magiging platinum? Kailangan mo lang ng 5 direct referral na executive. Na executive, within 1 month. Calendar month po tayo. Ibig sabihin, kung August, meron ka na dahil sa promong 3, i-check mo. Kung meron ka ng 3 executive referral, gold ka, baka mamaya, hindi mo lang to alam. Platinum ka na pala dapat. Isa na lang yung kulang mo. May kakilala akong ganyan. Hindi kasi nakikinig ng IDBP ko. So, so, nangyari, isa na lang pala yung kulang niya, hindi niya pa natodo, sayang. Platinum ka na pala dapat, di ba? Ngayon, ganito. Mentor, ang mga kakilala ko kasi, since associate ako nag-start, associate din ang kilala nila. Second, mentor, yung leader ko, nag-start kasi siya as copper. Ang kakilala niya, puro copper din. So, paano yun? Paano siya magra-rank up ng gold to platinum? Executive DRs yung kailangan dyan. Ito po siya. Let's say, in 1 month, this August, meron kang naging 5 DRs. DRs lang muna, hindi pa sila executive. No? This August, meron kang 5 DRs. Yung first DR mo, silver. Para ma-qualify yan sa executive na DR mo, this month, of August, kailangan po mag-refer lang siya. Any 3 packages ni IAM Worldwide. Any. Why? Di ba sabi ko kanina, pag silver ka, nag-refer ka ng 3 na any package, automatic, gold ka na. So, yan na yun. So, meron ka ng isang DR na executive. Second DR mo for the month of August, nakapag-close ka ng gold. So, 2 na. Third DR mo, anong nangyari sa third DR mo? Yan, copper. Hindi sayang yung copper. Turuan at tulungan mo lang din siya na i-share yung negosyo sa mga kakilala niya na copper din ang kaya. Diba? Ang goal niya, 8 DRs at mover maker. Meron ka na ang 3 executive. Next, yung pang-apat na DR mo, silver ulit. Silver ulit. Hindi
yan, pag-referin mo lang din siya, tulungan mo lang din siyang makapag-refer ng tatlong package. Yan na. So, executive na rin yung DR4 mo. Ngayon, DR5 mo this month, nakapag-close ka ng gold. Tanong, ilan na yung DRs mo na executive? 5 na. So, kung 5 na yung DRs mo executive, platinum ka na. Diba? Kaya pagka may mga lower package, ayaw mo lang sila at their own pace. Masterin mo tong rank up. At their own pace, kaya yan. Tutulungan at tuturuan mo lang din. Tandaan mo, ang daming matutulungan at matuturuan. Pagka master mo tong rank up, alam mo ba, nung una akong nag-join sa network marketing, wala naman akong pang Jade. Lowest yung package na in-avail ko. Oo, lowest. Yung pinakamababa. Hindi ako nag-3 heads, 1 account. Diba? Si Mentor Marlon. Mentor Marlon, free slot. Nandito ba si Mentor Marlon? Oh. Diba? Mentor Ikay. Ayan, nag-start din yan sa ano, yung pinakamababang package. Oh. So, ibig sabihin, pag may mga nag-join sa'yo na ganyan, oh, baka malay mo, yung isa dyan, next Marlon Santos mo na. Next, Erica Roma Soreda mo na. Diba? Tuturuan mo lang. Kailangan mo ng patience. Kailangan mo ng compassion. Compassion ang kailangan dyan. Alam mo yon. So, tulungan mo sila. Okay? So, ngayon, gold to platinum. Platinum ka na. Ang good news ko sa'yo, tataas na yung weekly income mo ulit. Yung direct commission mo na dati, stuck sa 3-5. Ngayon, pag may na-refer na higher package, pasok na sa'yo. Pag halimbawa, hindi ka pa nakapag-refer ng platinum pero may downline ka nakapag-refer ng platinum, kapag gold ka kasi, 3,000 lang papasok sa'yo doon na pairing, di ba? Pero pag nag-platinum ka, up to 8,000 na. O, di ba? O, ang uni-level mo, up to 9th level na rin. Ang check match commission mo, 8 to 10%, 10% ka na ngayon. O, di ba? Lumalaki ang income mo pag nag-rank up ka. So, yun nga lang. Again, kapag rank up, walang just for you. Walang give me 5. Kaya ang tip ko sa'yo, pag nagawa mo to, reinvest. Pag nagawa mo to, upgrade. Okay? Are you guys learning? Natututo ba kayo? So, ayan na. Speaking of upgrade, hindi po tayo pwedeng mag-rank up to Jade. Okay? So, upgrade lang po ang pwede. Allowed po tayong mag-upgrade 2 beses lang po sa loob ng 1 taon. 2 beses sa loob ng 1 taon. Kapag nakalagpas ka na ng 1 year at hindi ka pa nakakapag-upgrade ng Jade, bye-bye Jade for you and bye-bye 10,000 commission for every pair ng Jade. Okay? Kaya, i-monitor mo. I-monitor mo yan. Kailangan makapag-upgrade ka ng Jade. And pag nag-upgrade ka ng Jade, wala na po itong vouchers. Actually, ito yung isa sa ginagamit ko na pang-close ng deal minsan pag Jade, ano? Pag kasi yung iba sasabihin, ah, sige mag-upgrade na lang ako, pwede bang mag-start muna ako sa gold? Yung iba, ganun, di ba? So, sasabihin ko, pwede naman po, wala pong problema. Yun nga lang po, wala pong vouchers. Ah, yun yung disadvantage nun, no? Yan. So, ito. Ito po, kailangan alam mo to. Kung galing ka sa gold account, nag-upgrade ka ng Jade. Hindi yan ileless ha, 198 minus 44, hindi. Hingin mo sa mentor mo yung package, no? May ibang package siya. So, ginagamit ko rin sa closing yun. Excuse me. So, for example, gold ka before. Tapos, nakapag-refer ka dati sa past life mong gold ka ng 2 gold. Nakakasunod ba kayo? Eh, nag-upgrade ka na sa iyong new life ngayon na Jade account holder ka na. Oh, ang good news ko sa iyo dyan, hindi ka pa mover. So, kailangan mo pong mag-refer ng Platinum or Jade under ng organization mo para maging mover ka. Okay? Yan, kasi baka magulat ka, bakit wala akong pairing? May mga pumapasok sa left and right ko. Yan, kasi nga, pag Jade, para maging mover ka, minimum platinum. Okay, next natin. Yan! Ito na tayo. So, yung mga nag-declare ng Sapphire,
Chinek mo na ba ang RQV mo? Check mo mamaya ang RQV mo, grabe. Baka mamaya yung iba, hindi kayo nag-check ng RQV, ha? Mag-check kayo lagi. Negosyo mo yan, eh. So, dapat lagi mong tinitignan. Oh, ito, sapphire. Para daw mag-sapphire, alam mo ba na from gold, pwede kang tumalon na maging sapphire? Kaway-kaway po sa mga gold account holders natin ngayon. Pwede ka. Pero ang tip ko lang po sa'yo, daanan mo pa rin si platinum. Sa madaling salita, sa sapphire kasi, ang requirement po, 2 executive DRs left and right. 2 left and right. So sa madaling salita, 4 yun. Diba? 4 yun. So, kung gold ka, para maging platinum ka, ilan ang kailangan mo? 5 executive DRs, di ba? Oh, isa na lang. Pumunta ka na ng platinum muna. Bakit? Bakit? May tinatawag po tayong pay rank. Pakitype nga po, pay rank. Ngayon, ang title rank, yan yung na-hit mo. Example, ako, Black Diamond. Title rank ko yun. Pero, ano yung na-hit ng grupo ko last month? Diba? Let's say, example lang. Ibababa ko ng konti, no? Sa, punta tayo sa Sapphire. Ngayon, this month, nag-Sapphire ka. This month na Sapphire ka, next month, hindi mo na-maintain yung Sapphire. Ibig sabihin, hindi umabot yung RQV ng left and right mo ng pang-Sapphire. Alam mo kung anong mangyayari sa pay rank mo next month? Magiging pang-gold. Pag tumalon ka from gold to sapphire. Yun po ang disadvantage. Kaya, daanan mo na si platinum. Okay? So, para maging sapphire ka daw, kailangan meron kang 2 DR sa left, 2 DR sa right. Pwede po ba dyan yung galing sa rank up? Galing siya sa copper before? Pwede. Yes, pwede. Okay? Thank you. And, mover maker. Mover maker, ibig sabihin po kailangan may dalawang mover sa left and right mo. Okay? Kailangan po may dalawang mover na DR mo. Ulitin ko, DR mo na may mover sa left and right mo. And third, 7,000 RQV. Anong ibig sabihin ng RQV? Yan po ay required qualifying volume. Ibig sabihin group or team effort po yan. Lahat yan, kailangan ma-hit natin in 1 month. Except dun sa executive DRs. Yung executive DRs po, kahit yan pa yung dati mong mga DR, no? Ang importante lang, nag-maintain sila or bumibili sila ng products. Okay? So, ayan siya. Ito yung mga values ng RQV. Ilalabas ko na lang lahat yan. So, kapag copper, makikita mo dyan, 100. Kapag ka naman silver, makikita mo dyan, 400. Pagka naman gold, 1,000. Pagka platinum, 2,800. Pag jade, 4,000. Okay, yan yung value or equivalent ng packages sa RQV. Iba yan dun sa pairing. RQV, ginagamit natin pang rank up at pang hit ng incentives. Okay? So, ngayon, yan yung equivalent nila. So, kailangan lang na ma-hit mo yung 7,000. Pag hindi mo yan na-hit this month, ulit ka ulit. Okay, ulit ka ulit. Next month. Yan. Are you guys learning? So, ito na yung mga next. Mga next natin, syempre gusto mong mag-ruby. Para mag-ruby ka, very simple lang. Sabi ko nga kanina, it's a domino effect. Kapag magsimula ka na mag-hit ng rank up, dere-derecho yan. So, kung dati nag-hit ka ng sapphire, this time around, papasa mo ngayon. Sila naman nag-hit ng sapphire. Ruby naman yung sayo. Ang kailangan mo naman dito, 20,000 left and right na RQV. Lalabas ko lang to lahat. Okay, game. Meron akong trivia sayo. Gusto nyo ba ng trivia? Ng technique? Alam mo ba na ang pag-hit ng ruby at emerald at diamond, isa lang ang kailangan mong gawin? Isa lang. Paano ka daw magda-diamond? Paano? Paano mo daw mahihit ang emerald? Paano mo daw mahihit ang ruby? Isa lang ang technique. Simple lang. So, pagka nagsisimula ka pa lang, long-term mindset ka. Kailangan meron kang 10 sa left, 10 sa right na DRs mo. Okay? Ngayon, ang goal mo, dun pa lang sa DRs mo, may sapphires ka na.
Huwag kang umasa dun sa sapphire ng downline mo. Bakit? Kasi in the future, kapag ka hindi ka nag-build ng leaders mo from your DRs, mahihirapan kang i-hit yung susunod sa diamond. Ang masaklap nun, nasa taas ka na. Bababa ka pa ulit. Oo. So, ganito po yan, ano? So, mag-DR ka, yung DRs mo, i-develop mo na mag-sapphire sila. Okay? Para ma-hit mo siya, very simple lang. Kailangan lang na nag-hit lang din sila ng rank up. Sa madaling salita, ang goal ng bawat isa, mag-sapphire. Sa grupo mo. Pag ang goal ng bawat isa sa grupo mo mag-sapphire, automatic po ang ruby, emerald, at diamond sa'yo. Yung konti lang yun, no? Di ba in-explain ko yung sapphire kanina? Di ba madali lang? 7,000 sa left, 7,000 sa right, 2 DRs left and right, mover maker. Simpleng-simple. Tama? Simpleng-simple. Pag yun, gets mo na to automatic. Yun na yung foundation niya. So, ibig sabihin, kailangan maraming sapphires under ng organization mo. Kasi pag nagkaroon ka ng apat na sapphire sa left, apat na sapphire sa right, boom, diamond ka. Konting RQV na lang yan. 100,000 RQV left and right. Diba? Kung naman yan, matagal mo nang kasama, hindi na sapphire na lang hinihit nila, ruby na, emerald na, may mga sapphires na sila automatic sa ilalim. Diba? So, kailangan mag-focus ka dun sa binibuild mong leaders. Okay? So, ganun lang. Ang bilis lang po, no? Ganun lang po yung kailangan. Pero ito po yung tip ko sa inyong lahat. Kailangan po na this month, huwag mo nang pakawalan. Mahit mo na kung ano man yung hinihit mo. Wala kang hinihit. Wala sa plano mong may ihit na kahit ano bago mo mapanood tong training na to. Guess what? I'm telling you now, kung di kayang sabihin sa'yo ng mentor mo, ako magsasabi sa'yo, mag-hit ka kung ano man yung next na rank na kailangan mong ihit. Kasi kung hindi mo yan ihihit ngayon, kailan ka pa magsisimula? Kung kailan nagka-promo na, kung kailan nagka-jumpstart na, tsaka ka pa, walang ihihit. Diba? Kung ikaw ngayon, ito po, last na, makinig po kayo ha. Kung ikaw, pagka-check mo ng online account mo at meron kang isang side. Oh my gosh, kung meron kang isang side na umaabot na ng emerald, umaabot na ng diamond, please, huwag mo naman ipagkait dun sa stronger side mo na magiging proud sila sa'yo na ihit mo yung diamond. Kasi binigay na nga sa'yo yung isang side, yung iba left and right ang wina-work out. Ikaw, may isang side ka na. Tapos, ni-aspire, hindi mo man ni-declare, hindi pumasok sa isip mo na mag-diamond. Ang iniisip mo, laging nasa utak mo, walang tao sa kabila mo. Sino may kasalanan niyan? Alam mo, blessed ka. Sobrang blessed mo na kung may isang side ka na nag-hit ng rank up. Please naman, mahiya ka naman dun sa stronger side mo. I-push mo naman na maging proud sila sa'yo. Gusto mo ng respeto sa downline mo, pero hindi ka nag-hit ng rank up? Paano? Diba? Hindi mo rin pwedeng sabihin sa downline mo na mag-hit ka ng ganito, mag-hit ka ng ganyan, kung ikaw wala kang hinihit. Huwag kang makontento sa pacheke-cheke linggo-linggo. Kasi wala, hindi malayo ang mararating yan. But I'm telling you now, as a concerned mentor, pag rank up ang hinihit mo, ang target mo, malayo po ang mararating mo. No? Automatic ang mga incentive sa'yo. Lalaki po ang grupo mo. No? So, I hope meron akong mga na-share sa inyo, pero sobrang gigil lang po ako talaga. Pasensya na dun sa last part kasi gusto ko talaga na maraming mag-rank up dahil alam ko, ang dami dito meron ng isang side. Alam ko yan. Yung meron ka ng stronger leg, alam, ang dami nyo. Please naman, contribution mo man lang. Kasi normally, pag may isang side ka na, meron kasi dong magaling eh, di ba? O, contribution mo naman sa kanya. Diba? Gawin mo rin dun sa kabila. Para ma-boost din siya. Huwag ka maging lead. L-I-D. Okay?
So, ihit po natin ang rank up. Hindi po ako galit, no? I'm just a concerned, compassionate citizen mentor. So, sana may natutunan po kayo at pasensya na nung simula nung video na nagkagulo-gulo, no? So, thank you so much and let's all rank up. Thank you and God bless everyone!